pangalawang palatandaan. Yan o, pakita ko sa inyo dito, mas klaro dito. Yan, so pakita ko rin yung pangalawang palatandaan. Tanggalin mo na natin itong nakaharang. Pare mo sa kanan? Ha? Tuda kayo, ito yung pangalawang palatandaan. Tanggalin nyo yung distributor cap. Tapos maghanap kayo ng screwdriver. Magandang gabi mga ka-auto. Meron tayo ngayong re-rescuehin na isang kaibigan na tumawag sa atin. Biglang namatay yung sasakyan nila. Ang sabi ko, itabi nila muna, huwag nilang ipa-start kasi delikado. Pag biglang namatay yung Suzuki F6A na makina, delikado, lalaki yung damage niya. So, andito na tayo. Medyo matraffic. So, ito yung pickup na Suzuki. So, itinabi nila. So ngayon, titignan natin bakit biglang namatay. So, ito may kunting paalala ko sa inyo. Kaya bubuksan muna natin ito. May kunti akong tips o paalala sa inyo. Pag biglang namatay yung sasakyan nyo, siguraduhin nyo muna, itabi nyo, huwag nyong ipa-start na magpanik kayo kasi traffic tapos nasa gitna kayo. Huwag niyong gawin ipa-start ng ipa-start. Kasi delikado. Baka kasi timing belt ang naputol pag biglang namatayan. So ito yung tips ko sa inyo. Itabi niyo muna. Pakita ko sa inyo kung paano malaman kung timing belt kahit hindi pa buksan yung makina. Pakita ko sa inyo kung paano malaman na timing belt ba yung sira kahit hindi pabuksan yung makina. May papakita ko sa inyo dito lang sa labas ng makina, malalaman na timing belt yung naputol. So buksan muna natin to. So ito, nabuksan na natin. Ngayon, papakita ko sa inyo yan. Dito sa ilalim, kung makikita nyo, may engine fan dyan. Yan, makikita nyo dyan, may engine fan. So, titingnan nyo kung anong gagawin natin. Yan. Yung propeller o engine fan, iikutin natin yan. Pag iniikot natin yan na malambot siya, iikot siya na walang pwersa, putol na yung timing belt. Kasi yung water pump, yung gear ng water pump nakasalalay sa timing belt. So ayan, pag iniikot natin yan, libre na. So putol na yung timing belt. Yan, isang tips yan. Yan, pag iniikot natin, wala na, libre na siya. Wala nang pwersa, malambot na siya. So putol na yung timing belt. Yan yung isang palatandaan na putol na yung timing belt pag malambot na yung engine fan. Ayaw, oh, tingnan nyo. Gusto pang i-start na may-ari. Gusto pang subukan na i-start. Baka ayaw pa nilang maniwala. So ito, ibigay ko yung pangalawang palatandaan. Yan o, pakita ko sa inyo dito, mas klaro dito. Yan, pakita ko sa inyo. Yan o, umikot na yung engine fan niya. So wala na yan. Yan, pag F6A, pag putol yung timing belt, maiikot na natin yung engine fan. Kasi pag meron pang timing belt dyan, hindi yan iikot.
Yan, kasi itong belt dito sa alternator hanggang crankshaft lang naman pulley. Walang kinalaman dito yung engine fan. So, yan, palatandaan yan na putol yung timing belt pag naikot na yung engine fan. So, huwag na kayong mag-start. Kailangan nyo itabi na lang. O kung gusto nyo. Timing belt. Hilahin na. Yung timing belt. So, pakita ko rin yung pangalawang palatandaan. Tanggalin mo na natin itong nakaharang. Pare mo sa kanan? Ha? Nade mo sa kanan? Paliyo ko kagkwala, guro yun na rin, hindi naman na. Naya, sige na. Mabuhat na midi rin. Naya, sige na sange. 3G. Una ka ba, sa 3G ba? Dali. 3G. Sige na kisange, niglapang ni mo, nana niya. Panuog taas lungsod ba? So kung medyo may duda kayo, ito yung pangalawang palatandaan. Tanggalin nyo yung distributor cap, tapos maghanap kayo ng screwdriver, ikutin nyo yung flywheel, at hanap tayo ng screwdriver dito. Makikita tayo yung screwdriver. So wala tayong makita. Ito yung tyrants rig. Ito yun, tie wrench. So may nakita tayong L tie wrench. So ikotin natin. Pag hindi sumabay yung rotor ng distributor, yan, pangalawang panatandaan na putol na yung timing belt. Yan o, o kahit anong ikot ko, hindi na sumasabay pag ikot yung rotor ng distributor. So sigurado na tayo timing belt na to. So, ewan ko kung na-start ba ito nila kanina nung hindi pa ko dumating, bago nila itinabi. So may consequences pag na-start nyo, malalaman nyo pag lagay na natin ang timing belt. So ito, hindi natin ito i-tap overhaul. Kung makahanap ako ng timing belt ngayon, pwede natin itong kapitan diretso. Kung paniguradong hindi nila talaga na-start. So uwi muna tayo sa bahay. Maghanap tayo ng timing belt. Dahil ba'y dagat po tayo ano? Hindi pa masunod tayo asa? Ha? Hindi pa masunod ito ba? Balik kong tayo, Rick. Ha? Balik kong tayo. Ihapon ka ha? Kamu ko kuy kaon? Norman, niapon sa ko. Una ko makita an dito timing belt sa balay ato itao dron. Okay. So andito tayo sa warehouse, yan, hanap tayo ng timing belt. Kung may makita tayong timing belt dito, medyo makalat itong mga gamit natin. Yan, so sana makahanap tayo ng timing belt. So yan, pipili tayo ng timing belt na pang F6A. So ito, may nakita tayo. Ito yung number ng pang F6A.
113 yung ngipin niya, 113 yung ngipin, tapos 25 mm. So ito yung dalhin natin, tapos balikan natin yung naabirya dun. So ngayon, malalim na kasi ang gabi, so napag-desisyon na namin na ilahin na lang, tapos pupuntahan ko na lang sa kanila bukas umaga. So hanggang dito na lang muna yung video. So andito na tayo, pinuntahan natin dito sa kanila kasi puno na kasi doon sa lugar ko, kaya hinila nila dito sa kanila yung sasakyan. Hindi na ginarahi doon sa amin kasi puno na. So ito yung lugar nila. Yan, medyo maliit doon na daanan. So dito tayo sa may malaki na daanan. Ayan, ito na yun. Hanapin natin yung may-ari ng may hawak ng susi. Yung kaibigan natin. Puntahan natin sa kanila. Ay, tugtog man. Claro. Ha? Hey!